Come Holy Spirit, come Holy Spirit, sama mong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Isang mapagpalang araw po ngayon ng Lunes, Agosto 1, taong 2022. Welcome to Hold the Line, Police Chief Master Sergeant Brother Aldimones, mula po sa ilalim ng bandila ng Pinag-isang Puso Catholic Charismatic Ministry Incorporated at sa tulong po at gabay ng Regional Chaplain Services ng NCRPO at saka ng Soldiers of Christ Movement, nice mong bahagi. Ang mabuting balita po inangon natin kay San Mateo, Kabanata 14, Talata 13, hanggang 21. At ito po yung mamagat ng pagpapakain sa 5,000. Sabi dito kapatid, kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Sa unang bahagi, kapatid, nahabag ang ating Panginoon sa mga tao dahil para daw silang tupa na walang pastol. Kaya ang ganda na ito, ang tugon ng ating Panginoon, pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. The first message of the gospel is healing. Kapatid, dinadala tayo ng ating Panginoon sa kanyang paanan, dinadala tayo ng ating Panginoon sa kanyang presensya. Para ano? Para gumaling. Gumaling physically, emotionally, and spiritually. Ganun na rin mentally and financially. Kapatid, nakahabag sa atin ang ating Panginoon. Kaya gusto niya tayong gumaling. Yun ang unang puntos ng gospel ngayon. Magagalingin ka ng ating Panginoon. Sa ikalawang bahagi, kapatid, ang sabi ng mga alagad sa ating Panginoon, pauwiin mo na mga tao sapagkat magdadapit hapon. Sapagkat sila'y walang mabibili ng pagkain. Napakaganda po ng tugon ng ating Panginoon. Kayo ang magpapakain sa kanila. Tumagot ang mga alagad, meron na lamang po tayo 5 tinapay at 2 isda. Pero napakaganda po ng tugon ng ating Panginoon. Kinuha ang tinapay at ang isda, tumingala sa langit at nagpasalamat. At ano nangyari? Nakabuo sila at napakain ang lahat at lumabis-labis pa. Nakalabis sila ng 12 bakol ng tinapay. Makita natin kapatid dito yung second point bukod sa pagpapagaling. Hindi lamang po 5,000 napakain ng ating Panginoon, kung hindi mayigit kumulang na 25,000 na katao. Bakit po? Sa paniniwala po ng mga nag-aaral na ang mga Hudyo po ay mabilis manganak at sila po ay family oriented. Pag sila po ay lumalakad ay buong pamilya ang kasama po nila. Kung may isang lalaki, may asawa at may 3 anak, lumalabas na 5 katao sila. Or 5 multiplied by 5,000 is equal to 25. Kaya makita natin dito na hindi lamang 5,000 napakain ng panahon na yon, kung hindi maigit 25 katao. Makita natin itong kapatid na sa ikatlong bahagi ng gospel, sinabi roon na nakaipon sila ng 12 bakol ng tinapay. Sabihin, lumabis daw po yung tinapay na at isda na pinanalangin ng ating Panginoon. The third point po ng gospel, kapatid, 12 lamang po ang lalagyanan o 12 bakol lamang po meron ng tao. Pero kung meron po silang 20 bakol, malamang lamang po pinuno pa rin ito ng Diyos. Kung meron po silang 50 bakol, pinuno pa rin ito ng Diyos. Kung meron silang 100 bakol, pinuno pa rin ito ng Diyos. Anong gustong ipuntos ngayon ng gospel na ito? Ang lalagyanan ng tao ay limited, pero ang pagpapala ng Diyos ay unlimited. Sa gospel, kapatid, nung kumingala ang Diyos, ang provision ng pagpapala at biyaya ay nag-uumapaw. Tumigil lang ito dahil tumigil na ang lalagyan ng tao. Kapatid, ito yung huling hamon sa atin ng ating Panginoon. Bakit hindi natin tanggapin ang kanyang pagpapala? Bakit hindi natin yakapin siyang muli upang nang sa ganun ang pagpapala, ang financial, spiritual, psychological, at spiritual ay sumaatin? Hindi lamang sakto, kundi sobra-sobra at labis-labis. Bakit? Upang nang sa ganun ang bawat labis na mababa sa atin ay siya naman ibabahagi natin sa ating kapwa. Sobrang pagmamahal ay ibahagi natin, sobrang financial ay ibahagi natin, sobrang kasiyahan ay ibahagi natin, sobrang karunungan ay ibahagi natin, upang nang sa ganun hindi lamang tayo makaranas ng himahabang, himala at pagpapala ng ating Panginoon. Let us pray in the name of the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama, salamat po sa araw na ito. Sa pagpapaalala mo na ikay nakabag at ikay nagpagaling. Panginoon, tinataas ko po sa iyo ang aking kapatid na nasa balik ng karamdaman, anong po yung kanyang karamdaman. Ipuin mo po siya. Habakan mo po siya mula ulo ng talampakan
Tipuin po ang kanyang mga masakit na parte o organ ng kanyang katawan. Gabayan mo po siya at pagpalain. Panginoon, salamat sa pagpapaalala mo na ang lalagyanan ng tao ay limited, pero ang pagpapala mo ay unlimited. Kaya Panginoon, kami nananalig at nagtitiwala na magbibigay ka pa ng sobra sapat upang nang sa ganun meron kaming magamit sa kawang gawa. At sa bawat pagbibigay namin, at bawat share namin, makikita na ikaw ang Diyos na nagpo-provide, ikaw yung Diyos na nagbibigay, ikaw yung Diyos ng kasiyahan at Diyos ng pagpapatawad. Ikaw na pong bahala sa araw na ito, Panginoon, isinusuko namin ang lahat na may pagpupulit pa salamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon, na bubuhay noon magpakailanman, ng pasawalanggan, siya naman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, amen. Shoutout ko lamang po yung grupo ng 147 o yung batch 2002 o batch 2002 ng NCRPO. Especially yung boss natin, si Ma'am Chanji at saka si Boss Siman. Dyan po sa Makati. Muli-muli po, Police Chief Master Sergeant Brother Raldemones, nagsasabi at nagpapaalala, just hold the line. Hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless!